sa asawa, sa kaibigan, sa katrabaho, o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ang tanong galing kay Glenn, sabi niya, Atty., tanong ko lang po, tungkol po sa aking nabili na motor, yung deed of sale po ba, panghabang buhay na po, o kailangan po talagang i-transfer sa nakabili? Salamat po. Ayan, so bumili siya ng motor, no? May deed of sale, pero hindi pa niya tina-transfer. I presume nagkabayaran na rin, pas nasa kanya na rin yung motor na binili niya. Ano, Atty. Carlo? Ang tanong niya, kailangan pa bang i-transfer sa nakabili? Well, yung pag-transfer kasi, hindi naman doon nagsisimula yung pag-aari ng motor. Yung ownership ng motor, nagsisimula yan nung nagbayad ka at na-deliver sa iyo yung motor. Pero bakit natin kailangan i-transfer? Mahalaga kasi yung pag-transfer. Unang-una, pag tin-transfer mo, yung certificate of registration na nakapangalan sa'yo, ebidensya yan na ikaw yung may-ari. Number one, evidence of ownership yung certificate of registration. Pangalawa, liability naman. Ayun, yan ang importante, Atty. Carlo. Alam mo bakit? Kasi may database ang LTO. Mm-hmm. So, pag halimbawa na disgrasya, di ba, binenta mo yung motor mo, hindi mo pa nilipat yung title, tapos na-disgrasya yan. Na-disgrasya. O, anong mangyayari, Atty. Carlo? Siyempre, kung sinong nakalagay na may-ari ng motor na yon, siya yung sisingilin nung tao o nung na-disgrasya na sasakyan, tsaka nung tao na na-disgrasya, at pati na rin ng LTO. Or LTFRB kung saan hinain yung reklamo. So, in terms of liability, nakakabit pa rin yung liability dun sa tao kung kanino man nakarehistro yung sasakyan. So, delikado yan. Pangatlo, penalties and fines. O kunwari, yung motor, nag-overspeeding sa EDSA or ng CAT or kung anumang lane violation ang ginawa niya at tinikitan. Eh syempre no contact policy ang apprehension ngayon ng LTO, di ba? At ang ating mga tagapagpatupad ng traffic rules. De syempre kung kanino nakapangalan o nakarehistro yung motor na yon, sa kanya ibibigay yung ticket. So experience mo na yan, di ba? Oo. Kasi nandun ka sa yellow lane. Tapos pinicturean lang, tapos in-email ka ba? In-email ka ng May natanggap talaga akong love letter. Meron talaga, kasi titingnan lang nila kung sino registered owner, saka doon nila papadala. So, may matatanggap na love letter galing sa LTO na naniningil ng fine. Yung kung kanino man nakarehistro pa yung sasakyan. Ito pa yung masama dyan. Kung yung lisensya nung kung kanino man nakarehistro pa yung sasakyan, nag-expire na at i-renew mo na at binigay mo yung rehistro, yung lisensya mo, doon mo palang malalaman baka patong-patong na fine ang natanggap mo dahil doon sa motor na nakapangalan pa rin sa'yo. Oo, kaya best i-transfer mo na yan, Glenn. Oo. Although, tama ka, hindi naman sa mere transfer ng title. Hindi. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.